Ang allergy ay isang kondisyon kung saan ang immune system ng katawan ay nagiging sobrang sensitibo sa mga karaniwang bagay na kadalasan ay hindi naman nakakapinsala. Kapag ang katawan ay na-expose sa mga allergens o mga bagay na nagdudulot ng allergy, nagkakaroon ng reaksyon tulad ng pangangati, pamamaga, pagbahing, ubo, o hirap sa paghinga. Ang mga karaniwang allergens ay kinabibilangan ng pollen na mula sa mga halaman o bulaklak, alikabok o mga dust mites, balahibo ng hayop, pagkain tulad ng mani, gatas, itlog at pagkaing dagat, gamot tulad ng antibiotics o aspirin, at insekto tulad ng kagat ng bubuyog o ng lamok. Ang bawat kaso ng allergies ay may iba't ibang sintomas. Karamihan sa mga ito ay hindi nakamamatay, ngunit sa ilang mga kaso, ang reaksyon ay maaaring maging malubha na tinatawag na anaphylaxis. Ilan sa mga sintomas nito ay ang mabilis o mabagal na tibok ng puso, hirap sa paghinga, matinding pamamanas o pangangati sa balat, pagkahilo o pagkahimatay, pagsusuka at mababang presyon ng dugo. Kung makaranas ng mga sumusunod, agarang pumunta sa pinakamalapit na ospital. At para po malaman natin kung ano nga ba mga tamang treatment sa allergies, makasama po natin muli ang Medical Director ng Doki Philippines na si Doc Rafael Martirez. Hello, Doc! Welcome back! Good morning, Doc! Magandang umaga at salamat sa pag-imbita. Yes, Doc, siguro we should make our kadas aware kung ano po yung mga common na allergens. Kasi baka mamaya, parang hindi nila alam na allergic pala sila sa isang bagay and it's causing them all sorts of discomfort. Ano po ba yung mga, lalo na dito sa Pinas, yung pinakakaraniwan po? Very common allergens, syempre nandiyan ang pagkain, food allergens, no? Mga seafood, no? Pwedeng allergic sa manok. Nandiyan din yung mga drug and medication allergies, mm-hmm. no? Kunwari allergic sa mga antibiotic, allergic sa mga painkiller and stuff like that, no? Environmental allergens, no? Yung nasa paligid natin, nandiyan yung mga alikabok, pollution, no? Usok, no? And actually halaman, very common, no? Kasi 'di ba tropical ano tayo, tropical country, ano? Oh. O kaya madalas actually source ng allergy hindi yung bulaklak eh, yung mismo mga dahon. Pag nahawakan po? Actually, hindi. Naglalagas sila ng parang alikabok. Kaya parang pollen? Kaya baka pag kunyari, nagja-jog ka sa mahalaman, minsan makate. Yes. No. May pollen po ba dito sa Pilipinas? So, well, ko, actually, yung pollen. No, yung pollen kasi sa bulaklak, medyo malaki yun. Eh. Hindi siya yung common cause talaga. Ang common cause yung nilalagas ng mga grass, mga ayun, leaves and mga trees. Lalo na pag pinuputol ito. Yes. Okay. So, Doc, today is World Allergy Awareness Day. Paano po malalaman ng mga kada natin na sila pala ay allergic to something rather than parang ito ay ano lang? Kasi para na malalaman kung allergic sila or maselan lang. Ang allergies kasi, well, different types, ano, iba-ibang uri siya. Pero yung very common, which is yung mga mabilisang reaksyon, no, usually they come and go. Pag nakaranas tayo ng mga sintomas, katulad na nagpapantal, namumula yung balat, no, nagbabahing-bahing, o maubo, no, at makati yung lalamunan. And usually, suggestive yun na allergy yung origin kapag may pattern doon sa pagsulpot ng sintomas. No, kunwari, pag sa tuwing tayo na-expose sa ganitong bagay, sa ganitong pagkain, doon nagkaka-reaksyon. Yun yung suggestion na allergy talaga siya. Doc, bakit may mga nakausap akong friend ko, ang sabi nila, kapag tumatanda sila, doon sila nagkakaroon ng allergy. Halimbawa, nung bata sila, wala naman silang allergy sa pagkain na to, pero nung tumanda, nagkaroon na ng allergy. Yes, no? Tama naman yun. Different types of allergies. Meron tayong mga allergies na pagkapanganak pa lang natin, no, bata pa lang tayo, nandun na siya. Meron ding mga delayed onset na allergy, no? Mga delayed onset, no? For example, kumain ka ng hipon, sa simula hindi ka nag-react. Yes. No, the next time na kinain mo siya, doon ka magre-react. Pwede yung rin yun. Yung sister-in-law ko, I'm so sad for her kasi mahilig siya sa seafood. Dati wala naman siyang allergies. Ngayon, madampi lang yung lips niya in something that may shrimp. Katulad ng, minsan may konting, may trace lang ng bagoong. Nung nagkakaroon na ng pantal yung lips niya, kawawa. Tas makati. Oo. Ano po ba yung mga
mild tsaka yung treatment po, kailan po ba tayo kailangan uminom na ng gamot, Doc? Should we? Kasi ako, personally, I really have a lot of allergies. Alam ko naman eh. Pero I can't keep away from it. Katulad ng aso ko. Yung aso ko talaga gives me allergies for sure. Nagkakapantal kapag dinadambahan ako. Tapos alimbawa yung paws niya na madumi. Tapos nadambahan niya ako. Nagkakaroon talaga ako ng pantal. Tapos maya-maya parang kumakati na yung lalamunan. Sunod-sunod na. Oo, but I don't necessarily drink medicine for this. Kailan po ba tayo kailangan mag-uminom ng gamot at anong gamot po ito? Okay, sige. Well, regarding dogs, magta-tangent ako kasi marami din kaming fur babies, no? Yes. Hindi talaga natin maiwasan yan. May mga allergies kasi na nade-desensitize tayo. Pag nasanay tayo doon, eventually, maaring ma-reduce yung reaction. That's good to pero know. Usually for dogs, hindi. Okay na sana mo, pero merong bat. Saan po, Doc, na de-desensitize? For, usually, minsan sa food, no? And syempre, meron tayong mga therapies regarding that. Discuss ko yun later, no? Okay. Pagdating sa ating pets, make sure lang na binabrush natin sila parati. Ayun. No? O, kasi minsan may mga maliliit silang balahibo. Imbes na magliparan sila sa hangin, at least may ipon sila doon sa brush. Hindi mo malanghap. Is it the balahibo that's causing the allergic reaction? Or the dust that the... nasasagap ng balahibo. It could be all of it. No, it could be all of it. Sama! Now, regarding yung main question, which is yung when do we mild drink? Symptoms. No? Oh. Okay. So, usually, mga mild symptoms na allergies, konting makati, no? Meron tayong kaunting rashes, no? O kaya magbabahing-bahing ka, makati yung lalamunan. Yung mata. Mm-hmm. Oo, minsan maya-maya gaganyan-ganyan ako. Hello. On the other hand, meron din tayong mga more severe reactions, no? Such as nagpapantal na sa buong katawan, no? Yeah. And nagsusuka, nahihilo, o hindi mo masyadong makausap na maayos yung tao, no? Medyo nagdidilim na yung paningin. Na okay. Yung po ba yung anaphylaxis? Anaphylaxis. Yes, correct. Anaphylaxis, yun yung mas mataas na antas ng reaction. Now, going to the question kung kailan tayo magsisimula ng inom ng gamot, actually, we do not take mild reactions lightly. Okay? Oh, wow. Actually, yun yung isa sa mga... misconceptions. Misconceptions. No? Kapag misconception na, pag mild yung aking reaction mula pa dati, baka akala ng pasyente, forever lang siya hanggang ganon. No? Kapag tayo may mild reaction sa isang trigger, eventually, we can still experience a severe reaction. No. It can get worse. Yes, no. So kapag meron tayong mild na symptoms, it's still best na mag-consult tayo before maghintay tayo na tumindi pa siya. Doc, how come some people like my dad, kagigising pa lang may allergic reaction na siya, may allergic rhinitis. What is that naman? Bakit kagigising lang niya nagbababahing na? Anong nangyari? Well, combination niya ng environment. Oo. No, environment, nandiyan yung alikabok. Tapos actually may mga tao na kapag may temperature change, yun. No, doon din nagkakaroon ng reaction. Hindi siya particularly, medyo ibang type of allergic reaction yun, no. Mm-hmm. Pero nandun din yun, may mga tao nagre-react to cold temperatures, may mga tao naman na nagre-react sa warm temperature. So baka pagising niya, medyo iba yung temperature, nagkaroon ng temperature change. Yun na yun. Sobrang lamig. Yun naman. From aircon to no aircon, ayun na. Oo, pwede siyang magkaroon ng reaction. Not necessarily an allergy, pero hawig yung kanyang manifestation. No? Ayun. Meron po ba, kung meron pong katanungan ng ating Kada Squad, pwede po kayong magpa-free consultation kay Doc ngayon. Pero right now, italakayin muna natin yung mga facts and fakes. Ito yung about mga, allergies. Yes. Ito, sabi nila, kung may magkaroon ng allergy, pakainin daw po ng isang kutsarang asukal. Meron po tayo dito na fact or fake, itaas mo lang po. Especially when it's food-related, yes. No? Naririnig ko nga yan, milk or sugar, is that fact or fake? Ay, fake! Bakit? Pati po yung asuka. Hindi, pati yung milk. Hindi, pag ano yata, pag spicy yung food. Oo, pag spicy yun. So, wala pong kinalaman yung sugar sa mitigate kasi, ng epekto? Ang main reaction kasi, main mekanismo sa allergy ay inflammation. Mm-hmm. So, pamamaga sa katawan. No? Okay. So, wala naman tayong link between sugar and inflammation. Ayun. So, anong dapat nilang gawin?
aside sa magpunta sa doktor, anong pwede nilang gawin sa bahay? Home remedy. Well, in terms of remedies, kapag tayo may mga superficial reactions, for example, sa ating balat, nagpapantal, namumula, pwede mo lagyan ng cold compress. Cold no? compress? Pwede mo lagyan ng cold compress, pero para mabawasan yung inflammation, yung pamamaga. Pero wag hot, no, Doc? Kapag yung mainit kasi, lalo magtataas yung inflammation, mamamaga siya. No? It's all making sense to me now. Kaya pala sabi ni Mama, kaya pala namamagala. Kaya pala. Okay, next. Para mawala daw po ang pamamantal, hampasin ito gamit ang mahabang buhok. What? Totoo daw po ito, isa sa mga writer namin, tinatawag pa talaga siya ng kapitbahay kapag may namamantal sa household nila kasi mahaba yung buhok niya. Totoo ba yun, Doc? Fact or fake? Fake! Sino po to? Ay, may naka-experience sa kada squad. Sino po? Taas kami po. Share naman. Ayun. Nay, ano pong pangalan nyo? Yung ano po, kung tawagin sa amin yung tagulabay, yung namamaga yung may pantal-pantal. Hinakampas sa mahabang buhok. Tapos nawawala po. Oo, oh, unti-unti pong nawawala. Unti-unti. Thank you po, Mami Juliet. Mami Juliet. Doc, anong scientific explanation doon? Fake daw po ito. Bakit sa tingin mo na, sa tingin nila ay gumaling? Baka lumipas na yung ilang oras kasi. Well, again, meron tayong mga mild na reactions na kahit wala ka namang gawin, mawawala din naman yun. Ayaw. Nasasakto lang, natatimingan lang. Oh. Tsaka baka mamaya, kapag ginanon mo ng buhok, eh, namumula na nga, nagpapantal, baka lalong ma-irritate at lalong mamaga. Kasi minsan, na merong alikabok ang hair, di ba? So baka mamaya lalo pang lumala. Okay. Lalo na pag madumi yung buhok. Yun na nga. She's kidding. O, eto, okay, next tayo. Okay, fake po yun ha. Huwag niyo po yun gawin. Next, para mawala daw po ang pangangati at pamamantal, kuskusin ito gamit ang dahon ng bayabas, Doc. Fake or fact? Actually, fake po. Fake din. Fake din. Okay. Pero, Doc, meron talaga medicinal value yung dahon ng bayabas, hindi po ba? Well, yes, no? Meron siyang antibacterial properties, ano? Uh-huh. But we have to, kailangan nating i-delineate, no? Yung supplements versus medications, no? Pag sinabi nating supplements, no? Such as gulay, no? Mga prutas, mga ganon, that's good for the health, no? Pero hindi yung replacement sa gamot kasi although marami tayong mga gamot na galing sa mga halaman, no, galing sa nature, yes, ang gamot kasi sukat 'yon. Mm-hmm. So very precise yung kanyang laman. Yes. And pagdating naman sa mga supplements, no, mga ganon, hindi siya precise, no. So it's usually good for the health and good for wellness pag tayo ay may mga natural na remedy, mm-hmm, no. Pero at the same time, pag usapang sakit na talaga, dun papasok yung necessity for medications na talaga. Oo. Mm. Kasi minsan kahit sabihin mong may medicinal purposes yan, eh hindi naman ma-absorb. Hindi absorbable ng katawan, di ba? So, next. Ito na. Fake po yun, ha? Para mawala ang asthma, pakainin ang buntot ng butiki. Oy! Kawawa naman ang butiki na damay. Doc! Fake! Nangyari na po ba sa inyo to? Baka yung paang talagang ikasama sa kalusugan ninyo, yung kumain kayo ng buntot ng butiki. Kawawa naman yung butiki. Yun ang sabi nga ni Amiga, mag-aasma na lang daw siya. kaysa kumain ng buntot ng butiki. Friends natin yung mga butiki, ha? Kasi kinakain nila yung mga lamok. Yes, yes. Oo, so huwag anyway, niyo po gawin yun. That's a fake. Wala po tayong basis doon. Actually, very important topic ito. Kasi ang asthma, hika, no? It can become very severe. And very fatal. With any person, ano? Pag po tayo may pasyente, lalo na bata pa, ang mga bata, masikip pa yung daluyan ng hangin nila. Kasi, di ba, maliliit pa sila. Tama. So, kapag yung mga tubo, yung airways nila, yung daluyan ng hangin, eh, mas masikip, mas maliit pa, ano? Mas mabilis yun na magsara. Kung sakaling magkaroon ng reaksyon na matindi. So kung medyo nagwi-wheezing na, sumisipo lang yung paghinga, yung bata medyo nahihirapan na siyang makapagsalita, nangihina na siya, mas maigi po dalhin agad sa doktor. And on a side note, pag anyone with asthma, magpakonsulta po tayo on a regular basis kasi may mga antas ng asthma na kailangan po ng maintenance. No, mga pang-araw-araw na gamot. No? So pagdating sa mga ganitong kondisyon, prevention yung best.
Okay. Next. Eto daw, Doc. Kapag sinipon ang bata, huwag pong paliguan lalo na sa hapon. Yun daw po. Fake po yun. Sorry. Kayo po ba'y ginagawa niyo yun? Kada squad. Hindi. Kayo, may opo, si Mami. Hindi niyo pinapaliguan po pag hapon. Ay, pahiram po ng mic direct. Ayun. Sa umaga tayo, lang. Tayo po tayo, Mami. Ano pong name? Hindi po, kasi pag yung mga apo ko may lagnats, hindi ko talaga pinapaliguan pag hapon. Sa umaga lang po, every morning po. Tawa ng Diyos naman po. Pag lagnat? Pag, pag sipon po? Sipon po, yun po. Ah, okay. Ganun din. Mm. Pero okay naman ang result. Maganda naman. Tanong po natin kay Doc. Actually, magandang you, topic to. Ano? Mm-hmm. For example, nabanggit ni Nana yung lagnat. Lagnat actually hindi siya sakit. Ang lagnat. Ang lagnat ay pang-ibabaw na sintomas. Yun ay actually mekanismo ng katawan natin para labanan yung invader, no? Either yung virus o yung bacteria, no? So ang tao pag nilalagnat, ang isang side effect nung giniginaw tayo. No? So nagkaroon ng association na kapag naligo ka, giniginaw. Akala ng tao masama yung pagligo. No? Pero hindi doon yung harm kasi ang pagligo wala namang masama doon. And ang malamig, no? In fact, kapag may sakit yung bata, mas maganda nga paliguan mo siya para bumaba yung lagnat. Any time of the day. Yes, any time of the day, no? And yes, correct. Walang masama sa malamig. It's perfectly fine. Yes. Walang masama sa ulan. Kahit maligo ka pa sa ulan, okay lang yon, no? It's best na ipromote din natin yung comfort ng bata. And at the same time, mas mapapababa mo yung lagnat niya kapag pinaliguan mo siya na hindi ka agad magre-resort sa gamot. Doc, bakit before, kapag nilalagnat kami, lalo kaming pinagbablanket? Para lumabas yung pawis para daw. Para lumabas daw yung fever. Yes. Well, ang perspiration, ang sweat natin, isang paraan yun ng katawan para maglabas ng init sa katawan. Diba? For example, pag tayo nag-exercise, no, papawisan tayo kasi nag-overheat yung katawan. No? So, ang mangyayari, there is a process of evaporation. So actually, kapag tayo mga bata pa, pinagkukumot ka ng ganun, there is some merit to that. May konti tayong basehan doon. Kasi kapag yung bata, pinagpawisan siya, no, pag nag-evaporate yung kanyang pawis, sasama yung init doon. Kaya bababa yung lagnat. Ah, okay naman pala ang ginagawang pagkukumot sa atin. Wag lang sobra kasi baka naman kumulog na masyado. Okay, short-haired pets don't trigger allergies, Doc. Fake or fact? Ah, fake po. Fake. Yun na nga eh. Basta, pag meron tayong allergies towards animals, short or long, it will trigger. Yes, so kasi ang lalo ng pets natin, for example, mga dogs, meron silang top coat, meron silang undercoat, no? Usually, kahit akala mo maikli yung balahibo niya doon sa itaas, meron nagtatago na balahibo na maninipis, saka maliliit sa underneath, no, yung undercoat niya. Okay. So, regardless of the length of the coat of the pet, no, pwede pa rin tayo magka-reaction. Actually, mas magre-react ka nga sa short-haired na ano eh, na pets. Kasi yung balahibo nila mas maikli, mas malalanghap mo. May katuturan po ba yung sinasabi nilang hypoallergenic na mga pets? Well, may mga pets kasi may na kaya animals. Sila hypoallergenic kasi hindi sila masyado nagsha-shed ng undercoat nila. Oo. Although, hindi ako veterinarian, no? Pero yun lang yung common information regarding it's not 100% that. Guaranteed. It's not 100% guaranteed. Pero may mga pets na grabe sila mag-shed ng fur, katulad ng mga husky, yes. Mga ganon. Meron din naman mga dogs na hindi masyado nagsha-shed. So, yes. Okay. Research muna. Yes. Oo. Next. Eto, sabi, allergies can be cured. Fake or fact? Fake po. Fake. Cannot. Minimaintain lang talaga doon. Yes. No? Wala po tayong direct cure sa allergy, no? Hindi siya yung parang kapag ikaw may ubo, may infection, uminom ka ng antibiotic, tapos na siya. Na. No? No. Kasi yung mekanismo ng allergy, actually, it's overreaction ng ating katawan. No? Oo nga, OA. OA yung katawan natin reacting to something that is harmless naman, yes, correct, diba? No? Something ordinary, something normally harmless. No? Actually, may mga tao nga allergic sa tubig. Yes. Oo, may mga tao allergic sa sinig ng araw and so on and so forth. Normally, a harmless thing. So, that's usually a problem do sa immune system ng tao. Kung ibang tao, inaalala nila mahina ang immune system. Sa allergies, medyo sobra. Sobra yung reaction ng immune system. Okay. And then, maybe the last na to. Yes. That, yun na nga, natalakay na naman natin to. Flowers often cause allergies. Yes. May mga
allergies inborn. Are always inborn. Natalakay na rin natin. Mm-hmm. Sabi natin, minsan, it's adult onset. Yes. Diba? So, Doc, paano natin malalaman? Of course, hindi natin pwedeng mag-self-medicate kasi marami talagang different kinds of medicine to keep the allergy symptoms at bay, di ba, Doc? Meron tinatawag na EpiPen. Yes. Ano po ba yun? Yung EpiPen, yun ay device to deliver epinephrine. No, medyo yung natin, hardcore na yun, Doc? Parang injection yun. Para yun sa mga may severe allergies, no? For example, very common yun sa mga may peanut allergies. No, may mga tao, actually, kahit hindi nila kainin yung nuts, no, malanghap lang nila yung simoy nun, magkaka-reaction na agad sila. Correct. Grabe. May yung pamangkin ko, maamoy lang niya yung crab. Yun. Nagkakaroon siya ng hives. Correct. No? So, yun ay para sa mga severe na reactions. No? And then, for milder allergies, actually, meron naman tayo mga over-the-counter medications, such as yung mga basic lang na antihistamine. Siyempre, minsan, kung hindi tayo makapagpakonsulta agad, kung talagang namamagana, no? And familiar naman yung magulang, what is the safest? Halimbawa, we cannot go to a doctor. Kasi merong cetirizine, di ba? Tapos merong antihistamine. Yes, yun yung ating first aid. Which one should we go to? Well, usually, yung mga pharmacy and mga drugstore, no, they have pharmacists naman that can assist with first aid. No? Okay. But of course, after providing the first aid, mas maigi magpakonsulta pa rin, especially if the allergic reaction is persistent o hindi siya nawawala. Huwag nang hayaang lumala pa. Yes, correct. Meron ka pa pang karagdagan, Doc, na maipapayo sa ating mga kada. Ayun lang naman. Kapag po tayo may kahit na anong karamdaman, kahit hindi siya matindi, no, magpakonsulta pa rin tayo kung kinakailangan. Kasi kahit anong mga sakit, no, maaaring tumindi kapag napabayaan. Yun. At kung merong silang karagdagang katanungan, saan ka ba nila pwedeng makontak, Doc, okay, Doc, so, at mahanap? Ako po si Dr. Rafael Martires. No? Meron po tayong online platform. Kami po ay Doki Philippines Online Consultations. No? You may contact us on Facebook. 24/7 po kami. Pwede po kayong mag-book sa aming admin. And we have a team of 20 to 30 doctors who are ready to serve you at 7 days a week. Thank you very much, Doc Raff. Maraming salamat. Thank you po for inviting. O mga kada, ha, alam nyo na magpa-consult. Huwag nang hayaang lumala pang inyong allergy. Sa Net 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!